Ito yung dancing fountain. Kumbaga sa ano, maganda rin dito pag gabi, liwanag. Ayan ang hanggang alas 6 na yata rito. Kaya hindi natin masasabi, pwede kang mag-overnight dito. Kasi pag mag-overnight dito, marami kang mga kasama eh. Ang mga gurilya. Paano magbuwaya. Kaya dito, katupan na naman, may enjoy ka. Ito yung mga kakanin dito. Marami ito, malapit ito hanggang doon. Pero mapagkain niyan. Ito yung mga iba-ibang klaseng isda. Yan. Wala lang dito yung piranha. Kasi pagka dito yung piranha, ubos natin yung isda na yan. And, malamang dito, pwede ka rin mag-boating dito. Ang problema lang dito kasi, pag nagkamali ka ng pag-boating ito, pag bumaksa ka sa tubig, talansay ka na. Kasi may piranha daw dito. Yun ang sabi nila. Ito rin po yung bahay ng mga iba't ibang uri ng ibon. Ewan ko lang, may vulture dito. Pag may vulture dito, ubos niya. Ayan. Meron na din ang agila dito. Hindi nga lang makita, nagtatago eh. Palagay ko naglalab making sila. Para tumami. Ang alam ko si agila, si Presidente Duterte eh. Yun. Maganda panahon ngayon, mainit. Kaya alitik ang pawis ko. Pati singit ko, pinagpawisan. Ito nakikita niyo, peacock. Wala lang dito yung hari manok. Harap hanapin niyo si hari manok. Yan ang uli nila dito, mga peacock na lang. Ito pa rin ang habuan ng pagkain dito yun. So dito tayo ngayon sa ano. Yan, yun yung mga ipon. Yun, may mga agil. Malaki ito, malawak ito. Kulong na kulong sila talaga sila. Ito ko na galing kanina. Ito yung entrance. Ito malaki yung space na yan. Dati may elepante dyan. Ngayon, ano lang, zebra na lang. Gumito yung elepante, naging zebra, kaya lang meron strike sa katawan. Malinis ang kalooban ng Malilaso. Maraming mga amenities, kumbaga sana maraming pasyada. Yan. Para kang matutuwa ka kasi malinis eh. Pati yung bayad mo, malinis din. Ito yung mga peacock. Mga gansa, iba-ibang klase mga, mga domestic animals. Marami sila rito. Yan. Mukhang napasubo ko rito. Ang hapon naman nilalakad. Paikot-ikot lang. Maganda yung improvement nila dito. Sa iba ba, yung mga animals, mga hayop. Hindi naman total yung mga hayop. Mga domestic pet nila. Yan. Siyempre, nalala lang yung space saving. Para makatipid sa espasyo. Yan, ito yung pinaka-entrance saka exit. Malawak yan. Ayan, meron tigre dito. Ayoko kung ano pang klase ito. Ito yung apex predators. Ito yung tiger. Ayan, dati, wala ito. Ito mga glass na dito. For safety measures ito. Kasi meron daw dito yung nahulog na, na object. Talagang nung sinakban na talaga yung sinakban tigre. Talagang patay na patay. Totas talaga. Yung pala manika. Ito naman, ano yata ito? Ostrich yata ito eh. Hair talaga dito, puro yata na lang. Kasi nga, noong 1969 pa ako rito eh. Ngayon, laki na talaga yung improvement ng Manila. So. Lahat kasi dito, naka-enclose. Kumbaga sa ano, safety. Yung mga viewers pa. Ito pa rin ako sa loob ng Manila. So. Tingnan natin kung ano yung nasa pagitan nito. Ito ang malawak na lugar. Malaya yung mga... O pagka sa ano, zebra at saka usa, deer. Yan. Tapos ito naman yung ano, yung ostrich, yan. Ayan. They're all enclosed. Kasi nga for safety measures. Ito naman ang tigre. Hindi ka ganyan isa, white tiger yon. Nag-iisa lang siya, malungkot ano. Malungkot talaga pag nakaulong. Ngayon, safety lang sila kasi una-una. Pakaka-disgrasya sila. Dati mataas itong bako dito, ngayon hindi na. Puro enclosed sila sa salamin. Lahat ng mga hayop dito ay naka-enclosed sa isang lugar. Tapos may mga glass, mga salamin. Para at least, safety. Ito naman ang kulungan ng mga leon, lion. Isang babae, isang binabae, at saka isang lalaki. Nagpapasan batting sila. Ito pa rin ang papunta sa mga ibon. Maraming ibon dito. Wala lang akong makita dito yung mga kalapating mababalipad.
Dahil kasi matataas, ang lipat nila. Ayan. Nakikita nyo naman. Naka-close lahat for the safety measures ng mga viewers. At mga hard dito ay mga nakakulong. Kaya mayroon makalaya at makadiskase ng mga tao. Dito naman tayo sa ground floor. Marami tayo makikita dito at mga klase ng mga pet, domestic pets, animals. Hindi natin may tuturo yung mga hayop sila. Lahat sila yung mga domestic, friendly. Kaya lang, may lap. Kagaya sa akin, may lap ako. Hindi ako basta-basta mahirap ulihin. Siyempre, namimili ako, di ba? Ito mga uling pigeon. Maraming klase dito. Yan, kinakain ng papaya. Yan, nakikita nyo, may iba't pa klase ng ibon. Alam mo ko lang, bakit hindi sila makalipat na mataas? Eh, kayong open naman sa taas. Yan. Siguro, tinanggal sila ng pakpak. Yan ang tatawag ng mga kalapati mapapalipat. Ito yung hornbill. Kakato yata ito, tawag ito. Ayun, iso, nagtatago. Ayun, o. Yan. Ayoko itong paupa na ito. Mukha wala nakatira dito. Siguro pinalayas kasi hindi nagbabayad ng upa. Yan. Mukhang maliligaw ako rito. Ang daming pasikot-sikot. Kailangan pala rito eh. Baliktarin ko yung damit ko para hindi ako maligaw. Grabe yung kinaganda ng Marilas ngayon. Mamaya-maya, babaliktarin ko yung damit ko para hindi ako maligaw. Grabe itong lugar na ito. Sobrang laki. Maraming ano, maraming skyway. Ito yung mapa, oh. Paso tayo dito. Hindi ko lamang ako ang pinakadulong dito, eh. Pero, marami dito, mga punong ano, mga laya. Kasi yun yung mga dry na. Yan. Baka sa ano, eh, para bang wildlife itong lugar nito. Makapunta kang nagkaroon ng problem dito. Ano ba ito pinasukan ko? Lubak-lubak. Tahanan itong mga sasakyan. Ayan. Ang problema, di mo alam kung saan ako papunta. Siguro, babalik na rin ko ng damit ko para hindi ako maligaw. Ito pa lang napunta ako eh, ground floor. Ayan. Masisira yung sapatos ko dito. Eh, mahal pa naman ang sapatos ko ito. 1,500, binilang ko sa Quiapo. Nung malaglag ang 0, 150 na lang. Pinamalaki ang itlog nito. Ayan. So, ayaw ko lang kung ano yung lalabas ako dito sa pinuntang ko. Ayan. Ostrich. Ito, okay na. Ano na ito? Asfaltado lang. Ngayon, nung nauna ko dinanan, eh, grabe. Para ako nasa, ano, nasa remote area. Ito, attention, nakikita ko ito sa ground floor, may iba't pang klase ng, ano, yung mga bahagi lang, partial, ha? Hello, friend, kumusta ka? How are you? Huwag mo ko titigan na. Alam ko, pinakagwapo ka, ako hindi. Yan ang deer, dito. My deer. Ano, sama natitig sa akin. Mukhang gusto akong lapain. Ito na dinano ko, mukhang dead, and ito eh. Tagaliran ito ng Manilaso. Ewan ko ba't ako napunta rito? Sa wakas, nakalabas na rin ako. Ito yung parkingan. Ibig sabihin, hindi na ako pwede pumasok sa loob. Nasa labas na ako. So, siguro hanggang dito na yung ano ko sa Manilaso. Ito yung dating ano, lumang signage ng Manilaso. Ngayon, natawag ito Manilaso Logical and Botanical Garden. Ngayon, medyo nagkaroon improvement. Pinaganda na. Para naman maka-attract ng mga viewers, kasabi mga pamilya nila. Yun nga lang, may bayad. Ito yung makikita nyo sa entrada, sa entrance na. Magtanong-tanong lang kayo paano pagbabayad. Ihanda nyo lang yung bulsa nyo. Ito naman yung sinasabi ng elepante. Ang problema, hindi na gumagalaw. Kasi nga, mukhang wala nyo yung elepante. Yan, makikita nyo, pinaka-entrada yan. Unti-unti na tumadami yung mga tao dito na pumapasok. Siyempre, dahil maganda na ang Manilaso ngayon. Ito yung mga building, mga photo bombers. Yan. Baga saan mapapagitan itong Manilaso. Maraming mga malalaking building yan. Puro sila mga photo bombers. Hindi bomba. Photo bombers ang tawag yan. Mga background.